Happy Sunday mga kapatid, this is Mac at nagbabalik na naman tayo dito sa bagong episode natin na UKTL o kaya naman Usapang Kristiyano tuwing linggo dito lang yan sa Mac Daddy TV. Gusto ko muna magpasalamat sa mga viewers natin na talaga namang nag-view. Tumataas na ang mga viewers natin lalong-lalo na dito sa segment na to, Usapang Kristiyano tuwing linggo dito lang yan sa Mac Daddy TV. My timing, my way. Thankfully, no. Nung bata tayo, may mga bagay tayo na gustong gawin. May gusto tayong mangyari, may gusto tayong bilhin. Pero, pag nagpaalam tayo sa magulang natin, parang minsan yung sagot, nakakaasar. No! Hindi! Hindi pwede sa'yo yan! Nakakasama sa'yo yan! Hindi natin maintindihan kasi parang, bakit ganun? May gusto... Mahal mo ko eh. Anak mo ko. Magulang kita. Ba't di mabigay sa akin? Gusto natin, nasa bahay na lang tayo. Huwag na lang tayo pumasok sa klase, no? Kasi tinatamad tayo. Alam naman na natin yung mga ituturo sa school, paulit-ulit lang, ganyan. Pero lagi tayong pinipilit ng magulang natin na hindi. Pumasok ka. Kailangan mo yan. Pagdating ng panahon, magagamit mo din yung mga natututunan mo dyan. Gusto natin magkaroon tayo ng motor. O kaya, kotse. Kasi naalala ko nung high school, ganun eh. Kasi yung mga kaklase ko, noong mga panahon na yun, no, may mga kotse, motor, ang angas, ang astig eh. Kaya siyempre hindi ako, mabing ganito, ganito, ganito. Wala, hindi ako binigyan. Hindi ako pinagbigyan kasi noong time na yun, hindi ko maintindihan eh. Kasi para sa akin, napaka iniisip ko lang yung sarili ko noon eh. Gusto ko astig din ako, gusto ko makibagay. No? Pero ang nasa isip ng magulang ko pala noong mga panahon na yun, hindi makakabuti sa akin yun kasi hindi naman yun yung goal eh. Diba? Ang goal is matuto. Kaya tayo pumapasok sa eskwelahan para matuto, hindi para magmarang. Kaya minsan dumarating na rin sa punto na parang kune-question natin, mahal ba talaga ako ng magulang ko? Bakit yung kaklase ko, isang ganun lang, binibigay agad. Pero ba't yung magulang ko parang ganun? Hindi. Hindi siguro ako mahal ng magulang ko. Kasi minsan akala natin yung gusto natin, yun na yung the best para sa atin. Pero hindi pa pala. May naka-reserva pa. Hindi natin maintindihan yung magulang natin. Hindi abot ng kaalaman natin yung kaalaman ng magulang natin. At what more, yung kaalaman ng tagapaglikha natin. How much yung understanding ng ating creator na si Jesus Christ. Talagang lalong hindi natin maintindihan. Ang tagal-tagal na natin pinagdarasal yung mga bagay-bagay. Pero hindi natin maintindihan bakit ganun. Wala. Talaga halos magmakaawa na tayo. Hindi natin binibigay. Kasi hindi nga natin abot yung kaalaman niya. Kasi bakit tao lang tayo eh? Does God answer prayers? Mas tamang tanong, sinasagot ba niya yung panalangin natin sa pamamaraan na gusto natin? Hindi genie ang ating Panginoon na genie, gusto ko ng kotse. Genie, gusto kong yumaman. Genie, gusto ko ng malaking bahay. Magdadasal tayo, mananalangin tayo kasi yun yung gusto natin, kasi yun yung kaalaman natin na makakatulong para sa atin. May mas alam pa siyang bagay na kakailanganin natin. Mas higit yun sa gusto natin. Lagi ba natin naiintindihan yung sagot na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Hindi. Pero okay lang yun. We just need to trust and obey sa pamamaraan niya. Kailangan natin magtiwala at kailangan lang nating sumunod. Parang ganito lang yan eh. Sa isang team, meron tayong coach. Wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-training, maglaro, at pagkatiwalaan yung sinasabi ni coach. Tayo, player lang tayo. Hindi natin alam kung ano ba talaga, kung gaano kalaki ang larangan ng isang sport na yan, basketball o volleyball man yan. Kasi player lang tayo eh. Kung kaunti yung kaalaman natin kumpara sa coach natin na napakatagal na sa industry na yun. Kaya kailangan natin magtiwala sa kanya, sumunod lang tayo. Mahirap sumunod, mahirap mag-practice, araw-araw, gigising ka ng maaga, magpapagod ka, magpapawis ka. Pero, pinakamatamis dito, yung pag nag-champion tayo. Di ba pag nag-champion tayo, coach, sobrang salamat, sobrang salamat, sobrang saya sa pakiramdam. Hindi mabibili ng pera yun. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous. Right. Napakasarap nung narinig natin na sa kanya galing mismo yung mga katagang yan. Ano tayo magagawa?
kung hindi, magtiwala na lang talaga sa kanya. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. I am among all men most richly blessed.